mga giliw naming tagapakinig, narito na ang isa na namang kwento na pinamagatang Asunto sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Eh bayaw, kanina pa kita napapansin, parang nawawala ka sa sarili mo. Nandito ka sa bintana at nakatingala ka sa langit. Naghihintay ka ba ng falling star? At magwiwish ka na sana'y marami ka pang babae na maindide? Naiiyak ko sa sinabi sa akin ng bagong municipal local government operation officer. Kung bakit daw kumuha ako ng mga tangang sibiyaw. Hindi ko malilimutan yun. Hoy, bayaw! Hey, bayaw! Ay, ikaw pala! Ay, may sinasabi ka ba, bayaw? Tignan mo ang taong ito. Absent-minded ka, bayaw. Ano bang problema mo? Bayaw, nahihiya kasi ako sa bagong DILG officer natin. Nasaktan ako doon sa sinabi niya. Bakit, bayaw? Ano bang sinabi niya sa'yo? Kung bakit daw ako kumuha ng CBO ko na tanga at parang kulang daw sa pag-iisip. Ha? Sinabi niya yan sa'yo? Oo, bayaw. Kaya hiyang-hiya ako kanina. Marami pa naman kaming umatin sa meeting kanina na mga punong barangay ay narinig ng mga ibang kapitan yung sinabi sa akin, DILG officer. Anong plano mo ngayon, bayaw? Palitan mo sila Ambring at Benito? Kung papalitan ko sila, kawawa naman sila, bayaw. Kahit ganun sila, napalapit na rin ang loob nila sa akin. Masakit na rin sa akin kapag matatanggal sila sa serbisyo. Anong gagawin? Yan ang iniisip ko kanina pa, bayaw. Kaya hindi ako mapakali. May meeting na naman kami bukas. Siguradong kakausapin na naman niya ako. Ano kayang gagawin ko, bayaw? Tulungan mo ako? Parang gusto ko nang bumigay. Parang bibigay ng utek ko. At baka mabaliw na ako. Bayaw! Kulasa, ano ba naman yung ginagawa mo? Gumagawa ako ng sumon kasi may nagreklamo dito na taga-barangay Pinutukan. May nakalaro daw siya na nanadyak sa kanya. Galit na galit ang tatay. Gusto niyang magsampa ng kaso sa korte para mabigyan daw ng leksyon yung nanadyak sa anak niya. Naku, kailangang maayos na yan dito sa barangay. Para wala ng asunto. Sana nga, Pining. Ang dami-dami ng dinidinig na kaso. Halos hindi na matapos-tapos ang hearing. Tapos, madadagdagan pa. Naku, kawawa ng mga judge at mga piskal natin. Oo nga eh. Tapos, may problema pa si Kapitan. Ha? Ano na naman ang problema niya? Inaway na naman ba siya ni Aling Punyang? Hindi. Pinagsabihin daw siya ng bagong Municipal Local Government Operation Officer natin. Ha? Pinagsabihin siya na ano? Kung bakit daw kumuha siya ng mga CVO na parang kulang sa pag-iisip. Ha? Nakakahiya nga yun, no? Teka, kanino mo naman nalaman yan? Ako na sekretary, hindi ko alam eh. Nagkita kami sa tindahan ni Kagawad ang Hiling. At naikwento niya sa amin ang tungkol sa sinabi ng bagong DILG officer. Hoy, naku! Malamang niya natatanggalin niya si Benito at Ambring. Sino naman ang ipapalit nila sa kanila? Malamang ipapasok ni Kagawad Asyong sina Bonjeng at Aling Pilang. Ha? Patay! Thank you.
Ay. Ay, buti nga sa'yo, bubong kapitan. Ah, katawad. Anong tinatawanan mo? Ay, si Karyong. Napahiya pala sa bagong DILG officer. Ha? Eh, paanong napahiya kagawad? Tinanong daw siya kung bakit puro kulang sa pag-iisip daw yung mga kinuha niyang CBO. Ay, hayop. Hiyang-hiya daw siya. Dahil pinagtawanan pa siya ng mga punong barangay na nakarinig. Ay, kung gandun, tatanggalin na niya sina Ambreng at Benito? Oo. Pagdating ng sesyon, aatin ako. At maaga akong pupunta sa barangay hall. At sasabihin ko kay kapitan na tanggalin na niya ang dalawa. At kayo ni Bunjing ang ipapalit. Magandang araw sa inyong lahat mga kapwa kong opisyal ng barangay. Ay, himala. Mas maaga si Kagawa Dasyong na dumating dito sa barangay. Magandang araw naman sa iyo. Number one kagawad at tiligtad kagawad. Ah, kagawad ang ileng. Mukhang masama yata ang lumo sa akin. May nagawa ba akong kasalanan sa iyo? Appointed kagawad ka ang hileng. Eh, bakit ba si Kagawad ang hiling ang nakikita mo? May sama ng lob ka ba sa kanya, ha, Kagawad Asyong? Eh, nako. Isa pa itong ugok na ito. Mga appointed lang kayo. Akala mo kung sino na kayo? Pwah! Eh, tama na nga yan. Ay. Eh, mag-uumpisa ng sisyan. Nambabastos ka pa, Kagawad Asyong. Hindi mo yata alam ang batas tungkol dyan. Alam ko, Karyong. Ay, stay, kapitan. Pero, naiinis lang ako sa mga nandito ngayon na appointed kagawad. Kala mo kung sino sila? Bakit? Nakapagkagawad ba kayo kung... Eh, tama na! Kagawad na siyang, tama na! Kung sasagot ka pa, ibabalibag ko sa'yo itong gabal. Kapitan! Tama na yan, tama na yan. Buti pa, umpisa na natin ang sesyon na araw nito. Kagawad Roy, ikaw na ang mamuno sa pagdarasal. At ikaw naman, Kagawad ang Ileng, ang mamuno sa pag-awit na natin ng pambansang awit ng Pilipinas. Ay, sige. Umpisahan na natin ang sesyon. Shirley, umalis na ba si Roy? Naku, kanina pa, Colonel. Bakit mo natanong? May sasabihin ka ba sa kanya? Wala. Nakapaligun ako eh. Kanina pa ako nakahiga dun sa kama. Sabi ko na eh. Sandali lang at maliligo muna ako, ha? Ay, bilisan mo, Shirley. Baka dumating na siya. Mauudlot ang ating pagtatampisaw sa rurog ng kaligayahan. O sige, pupunta na ako ng banyo. Hintayin mo lang ako doon sa kama, ha? O sige. Ay naku, nakakabaliw talaga ang alindog mo, Shirley. Nag-aalam na ang aking damdamin. Hindi ko na kayang pigilin. Eh, dalian mo, Shirley. Gustong gusto nang sumabog ng vulkan. Ay, kuya! Kuya! Ay, kuya! Punyang, bakit? Anong nangyari sa'yo? Kuya, yung anak ni Biheng na asawa ni Kanor na sa Patira. Kilala ko yung mag-asawang yun. Napakabait nila. Kuya, yung anak nila nagkumbulsyon. Parang nangingisay na. Kailangan daw na maisugod ka agad sa doktor. Pandarin mo na yung sasakyan mo para maisugod sa ospital ka agad. Kung hindi,
Mamamatay na yung bata. Patay. Napurnad ang pagsabog na sara ng bulkan. Anong sinasabi mong bulkan, kuya? Wala ang sabi ko. Halika at isugod na natin sa ospital ang bulkan. Ang anak ni Biheng. Ay, ang ibig mong sabihin, narinig mo nga sinabi ni Municipal Local Government Operation Officer na kulang sa pag-iisip ang mga kinuha ni Kapitan na CBA? Hindi. Hindi mo pala narinig. Akala mo kung sinong kang nagpapalis kina Ambring at Benito. Kaya hindi umaasinso ang barangay natin. Dahil kahit hindi karapat-dapat na bigyan ng posisyon, eh binibigyan ni Kapitan! Asyo nga! Kung nakipagsisyon ka man para guluhin kami, mabuti pang umalis ka na! Baka kung ano pa ang gagawin ko sa'yo dito, baka mausang ka ang buhay mo! Ano? Ayan! Malinaw ang pagkakasabi mo. Tamang-tama. Napindot ko na itong video cellphone ko, ha? Sige. Saktan mo ako, Kapitan. Ipakita mo sa buong mundo na siga ka at matapang ka. Ayan, nakalive na tayo ngayon. Sige, ipakita mo. Sige. Hayop na, Sean. Gustong-gusto mo talaga na magkaasuntuan na. Ano bang hinihintay mo? Sige. Saktan nyo ako! Sige! Isusumbong ko kayo kay Jubino! Shirley, nandito na ako. Ano ngayon kung nandito ka na, Aber? Pasensya ka na. May emergency. Kaya naudlot ang pagpapasabog ko ng bulkan. Halika na at pasasabugin ko na. Manigas ka! Shirley, huwag ka nang magalit. Nandito na ako. Ituloy na natin ang naudlot na paglasap natin ng kaligayahan. Halika na, magtampisaw na tayo. Magtampisaw kang mag-isa mo? Aba, mahirap naman yun, Shirley. Baka malagutan ako ng liti. Shirley, nandito na ako. Ano ngayon kung nandito ka na? Wala akong pakialam. Aba, ano bang nangyayari dito? Juan Roy, nagdadampo sa akin yung asawa mo. Pakiayos nga siya. Ayaw na niya akong masahin. Sige, papasok na ako sa kwarto. Ikaw naman, Shirley. Bakit mo inaaway si Karnal? Hanggang ganyan. Ayaw kong magalit ka sa kanya, kundi ako ang magagalit sa'yo. Roy! Ano bang ginagawa mo? Sundan mo na siya at kausapin mo. Humingi ka ng tawad. Sige na, pasukin mo na sa kwarto. Buisit, tanga talaga ang kapitan na yon. Hindi makaintindi ng simpleng salita. Kagawad, bakit na naman? Parang mainit na naman ang ulo mong dumating. Buisit talaga ang karyong na yon, tanga! Bakit? Ano ba naman ang nangyari? Minumungkahi ko na tanggalin na sina Benito at Ambring. At kayo na. Ni Bunjing sana ang ipapalit. Pero sinigawan ako, kaya hindi na pwede ito. Binastos nila ako sa mismong session, kaya magsusumbong ako kay Jubino. Sa palagay mo, kakampihan ka kaya ni Jubino? Hindi pwedeng hindi niya ako kampihan. Nasa tama ako, kaya pupunta ako sa opisina niya.
Isusumbong ko ang ginawa ng Kapitan Karyong na yon. Ipahihiya ko siya sa buong mundo! Kulasa, may dalawang beses pa silang mag-uusap na mga nagreklamo at inireklamo. Oo nga, Pining. Gusto talaga ng tatay ng nagrabyado na isampan sa korte ang kaso. Hindi na raw idadaan sa barangay conciliation proceeding. Bakit? Pwede ba yun na dalhin kaagad sa korte? Ay naku, alam nyo, maaari kasing ma-dismiss o mabasura ang kaso na isinampa sa korte kung hindi ka dumaan sa barangay. Kung ang kaso na isasampa, ay nangangailangan na dumaan sa barangay conciliation. At kung mabigong magkasundo at saka bibigyan ng certificate to file action, ilalagip yun sa isasampang kaso. Ha? Oh. May alam sa batas pala itong si Bibi. Siyempre. Ha? Ay, naku! At dadagdagan ko pa yung sinabi ni Benito. Alam nyo, ang Korte Suprema ay nag-issue ng Administrative Circular Number 1493 noong Hulyo 15, 1993 na nag-uutos sa mga korte na tiyakin na dumaan sa katarungang pangbarangay ang magkabilang panig bago magsampa ng kaso sa korte sa mga kasong nasasakop sa barangay justice system? Ha? Naku, totoo ba ito? Nilait-lait sila ni Kagawad Asyong? Eh, mas malawak pala ang alam nila tungkol sa batas. Oo! Kaya tulungan niyo ako para maalis na ang mga appointed ni Kapitan na walang kaalam-alam sa batas. Sige, tutulungan ka naman! Sige, tutulungan ka naman! Tutulungan kami sa'yo! Ay, naku! Anong sinabi mo, Kagawad? Wala kaming alam ni Benito sa batas? Tama! Narinig ko rin sinabi mo, Kagawad Asyong. Aba! Nandito na ang mga mangmang na kulang sa pag-iisip. Ha? Batunayan mo yan? Aba? Ay, batunayan mo yung mangmang kami, Kagawad Asyong. Ay, gusto mo magdebate tayo eh ngayon para magkalaman na kung sinong mangmang sa atin? Ha? Aba, hinahamon pa ako ng mga ugok. Oo, Kagawad. Ano? Kakasag ka ba sa debate? Patunayan mo sa harapan nila na mas matalino ka sa amin. Patunayan mo! Kakasag kaya sa hamon sa debate si Kagawad Asyong? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Asunto sa Pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Ami Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ang tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon
ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!